Morning! Happy Easter Sunday! Easter Sunday ngayon. Ang tagal kong hindi nag-video, ilang araw din. And 8 something, magna-9 na ata ng umaga eh. Magna-9 na ng umaga. I'm just getting ready kasi magsisimbo kami ni Atchan. Kami lang dalawa. Kasi yung daddy niya magiging busy. Gagawin, inilinisin niya kasi yung backyard. So, yan, kami lang dalawa yung pupunta sa church. So, ano lang, getting ready lang ako. Nakapagbihis na ako actually. Kanina pa ako nakapagbihis. So, actually, nakapagbihis na din. After breakfast niya, binihisan ko na siya. Para, ano, pag-gising niya. Kasi, ano, nagnanap siya ngayon eh. Nagnanap siya. Para pagka gising niya, diretso kami alis. Yung mass is at 10:30 and 8 pa lang, magna-9 pa lang ngayon. So, sakto yung tulog niya, di ba? Nandito lang ako ngayon sa banyo. Si Dani nag-start na din ng mow. Bumow ng loon. Yung kanyang ano, gagawin ngayon. Buhok ko doon. Nagsisilagasan pa rin. Ang dami-dami ng buhok dito. O kali. Kakalinis ko lang. Ang dami na ulit buhok. Ano na. Silagas na. Nagsisilagasan. Tama ba yun? Tapos yung mga baby hair ko din. Kasi diba nag-ano nga. Parang nag-shredding. Ang tawag din. Nag-ano nga yung buhok ko. So may mga tumutubong bago. And yun, may tumutubong bago. And ano siya, kumukul siya dito. Oh, and then dito, buti na lang talaga. Nung pumunta kong Pinas, bala ko kasing magpaayos ng buhok. Magpa, ano ba, band. Kaso hindi ko nagawa. Kasi yung gusto kong, ano, salon na puntahan. And yung gusto ko ding treatment na gawin. Will take 5 to 6 hours. And hindi ko naman kayang iwan yung bata ng 5 to 6 hours. Lalo na breastfeed siya. 6 months pa lang siya, no? Hindi ko siya kayang iwan ng ano, ganun ka haba. And ayaw ko din siyang dalhin dun sa salon kasi yung amoy. So, hindi ko nagawa. Buti na lang din talaga hindi ko nagawa kasi ayaw ko naman na straight yung iba. Tapos yung mga baby hair ko, ano, nagsisilabasan kasi kulot. Diba? Yeah, yun na. Buto na lang. Hindi ko na paano. Next time na lang ako magpaayos ng buhok. Plantahin ko na lang to if need kong straight or ikulot, di ba? Kahapon pala, ano. Nag-start na kami mag-prepare sa mga kwarto. Kasi habang nandito si Dani ba. So, itong kwarto na to, yung pink room. Ito yung magiging bedroom ni Acha, di ba? So, inano na namin yung bed. So, dalawang bed na magkatabi. Kasi dito matutulog yung aking friend. Itong mga gamit dito sa gilid. Diyan. Kukunin ko pa to kasi pang party naman to. And then, hinahanap ko yung isang ano eh. Isang outlet. Kasi isa lang yung nakita ko nandito. Nandun. So, naipit siya. So, hanapin ko yung isa. Tatanggalin ko itong mga gamit dito. Siguro, ano, bukas, we'll see. Then, yung move ko din itong cabinet ko. Ayan, may mirror pa. Ayan, may mga laman din ito eh. Kasi nung nag-impake ako papuntang Pinas, dito ako nag-impake sa room na ito. And yung mga hindi ko nadala. Kasi na, na yung aking bag. Mabigat na pa. Nilagay ko rin sa closet. Sa parador. Ayan siya. And ito naman dito kabilang room. Yan na. Tapon na namin yung mga boxes na nandiyan. Yung mattress nandito na kulang kaya. Dalawa. Nandito sa labas yung isa. Nalagyan ko lang ng sheets. Ito magiging floor bed lang to kasi wala ng bed frame. Wala nang bed frame. Magiging floor bed lang siya. Nahis na namin yan para wala na akong
isipin masyado ba? Yung ano? Please, ano, next week food na lang talaga yung iisipin ko kasi, ano, lapit-lapit na ng birthday niya. 2 weeks na lang. 2 weeks na lang ata. Yes, 2 weeks. So, yeah, parang nagsistart na ako magpanik. To, alam ko naman na wala akong dapat ikapanik kasi nag-prepare ako ng maaga, iba. Hindi ko maiwasang magpanik. Parang may nakalimutan ako, ganito, ganyan. Kasi ano eh, overthinker ako. Eh, gusto ko talaga organize. Ayoko yung matsaka yung kanyang first birthday. Diba? Though hindi naman si Propongo, but I just want it to be fun. So, yun na, yun. And today nga, pupunta kami sa simbahan. Hintayin ko lang magising siya. Nandito na kami sa simbahan, guys. Sa labas, nag-ano lang. Park lang ako pa. Kinuha ko si Acha sa ano. Ayan na yung simbahan, no? Di pa ata nagsistart. Turn off ko lang itong sasakyan. And then, pasok na kami doon sa loob. Ano siya? Mahangin. Kaya naka, ano, long sleeves na kami. Uy, dinahan ko din yan siya ng kanyang kumot. Just in case malamig sa loob. Kasi malamig yung loob ng simbahan. Say hi, Acha. Hi! Wave hi! Happy Easter, guys! Wave hi! Ay, yung hangin. Tignan yung buhok niya. Yung hangin. Let's go! Tapos na kami magsimba. Tapos na kami magsimba. I got some Easter. Sa car seat. Pero hindi ko pa siya malagay kasi may tao pa sa gilid. Paalis na. Pero ilalagay ko yun pag nakaalis na sila. Kasi baka maano yung kanilang sasakyan. But yep. Punta kami ng shops after this. Bahay na pala kami, guys. Kaninang-kanina pa. Yung bata nakatulog kanina sa sasakyan. Saan yung pagdating talaga namin, pumipikit-pikit na siya sa car seat niya. Kaso nung nilipat nung kinarga ko na, pagpasok namin ng bahay, wala na. Dilat na yung kanyang mata. Nag-lunch na lang din kami. Wala pa lang shops ngayon. Close yung ano, mga grocery. So, hindi kami nakapag-grocery. Wala kaming makain for lunch. Kaya nag-drive-thru na lang kami sa Macas. Yun yung lunch namin. Ito ngayon yung bata, oh. Pinapatulog ko lang. Wave hi, B. Hi! Papatulugin ko lang to siya and then we'll see what we can do. Ang dami-daming gagawin dito sa bahay. Napatulog ko na yung bata, guys. And ito na. Tumuha na si Johnny ng pabitin. Para sa mga kids. Yeah, oh, this cherry tree will do. But it has to be in this one. Figure out namin kung saan namin ilalagay ito. Medyo malaki to siya. Kiri na yan. Ano niya na yun? Mauna na yung background. Tumunas na. Aside sa mga basura pa dyan. O yung ano, aviary. Hindi pa natapos yun. Gagawin namin ito. Tapos namin ang ano, kung saan namin nilalagay. Can you really get rid of that? What if the roof will be blown? It's not doing anything. Isn't it? I'm only fucking pulled down on this. You might have to cut it. Where's the stepladder? Nandiyan namin ni ano yung food. Diba? Nang ano na. Pero ano, may next, ano, may 2 weeks pa eh. Nasunog na din yung ano, dyan. Nasunog na yung mga basura. Try na namin yung pabitin. No, it has to be this one here.
Kasabit na yung aming papaytin, wala pang ano. So parang ililipat namin siya, medyo dangerous siya sa mga kids. Kasi yung ano yan, yung mga bato dyan, baka ma, ano sila, bumatumba. Not unless ma, move pa namin siya further dito. Kaso lang ma, ninipis na yung branches eh. Baka mabali din. So yeah, need to figure it out. Ayan na guys, settled na. Diyan na namin ilalagay yung pabitin. Next week ko na ilagay yung mga ano, yung isasabit. Kasi mas ano dito eh, safe. Nanggalin yung bricks. Kasi dinala yan ni Danny para itapon sana namin yung ano. Kas ako nang nakahanap ng paraan. Yun siya, lalagyan lang dito ng mga ano, mga kung anong abubot. And then, yeah! That's it. Dito din namin ilalagay yung pinyata. Yung pinyata din dito din. Diba, meron na kaming ano, ready na yung pinyata eh. So yun na, almost there. Diyan siya. Ayusin pa namin yan. Magde-decorate and everything. Kaya nandyan na yung table. Yung table doon sa taas. Ilalagay din namin dito. Yun pala yung mga sheets na nilaban ko kahapon. Sampay pa. And yeah, it's getting ready. Like, it's getting sorted. It's getting there. Tapos na kami dun sa labas. Gising na pala yung bata, guys. And, ano, nilabas ko na to. Ito yung regalo sa amin nun. Real estate agent nung nabili namin yung bahay. And balak namin inumin today. Kasi naka-isang taon na pala kami dito sa bahay. 8, April 8. Kailan pa yung April 8? So, yun. Isang taon na pala kami dito. Isang taon na namin simula nung ano, nakuha namin yung susi and naglipat bahay kami. Kami na talaga na, ano na, naka 1 year na. Diba? Bongga. Isang taon na nagutom ako. Yung bata, gising na din. Ano ito kahit ako sa inyo? Ayun. Dinadustor pa niya yung kanyang daddy. Acha! Nang ay. Yan, nag-snack na yung aming bata ng chips. Snack na ikaw? Hmm? Wave hi, babe! Nakain niya yung leftover ng chips naman kanina. Mahulog ka, dali lang! Sit lang, kumag-eat! Acha! Nga! Mahulog ka! Oops! Oh no, nabuhos na! Silly you! Hoy, Diyos ko na bata! Ito na yung ano guys, magiging sauce niya. Medyo malapot lang siya. And then, si-season ko lang mamaya. Pag may pasta na, ay ano ko din. Yung pasta nakasalang na. Nakapagsaing na din pala ako ng ano, kanin. Pagsaing na ako para sa amin. Then, lulutuin ko din yung pork. Lulutuin ko yung pork na meron kami. Ang luluto sa ako ng tayo.
ang dami kong talong ating ulo. Talong yung maliliit. Thai, ano to eh? Thai eggplant. Binigay sa ako ng ano, yung may-ari ng spade kasi dumaan siya dito. When was it? Friday. Nung Friday. Dumaan siya dito nung Friday kasi, di ba nga in-invite namin siya sa party ni Acha kasi naram din namin yung spade niya pa. Pero hindi sila makakapunta kasi nga may holiday sila. So, pumunta siya nung Friday, dinrop niya yung presents kasi nakalimutan niya yung ano eh, nakalimutan niya ibigay sa akin nung dinrap nila yung spade. So, binigay niya yung regalo ni Acha. Nandun pa, hindi ko pa inano talaga kasi sabay namin yun bukas sa birthday niya na talaga sa party, after party. Ito yung ano, matanong ang dami nito. Magluto sana ako. Tutuin ko muna siguro yung pork. Yung prituhin lang ba? And then, meron ding sili. Perfect. Napaka-perfect ng sili. Kasi, masarap yun, no? Sawsawa na maanghang ba yung pork? Tsaka rice? Oh! Lalaway na ako. Ganyan naman kasi yung mga ulaman natin sa Pinas. Sardinas, mga ganun. Kung sa Pinas, ano lang yan? Normal dito, parang luxury na namin yan. Kaya nung umiwi akong Pinas, yung ibang tao sinasabihan yung ano na, oh, dapat, ano, ganito yung kinakain nyo lang kasi ano, umating yung kapatid nyo galing ibang bansa, dapat daw nag-lechon or ganito daw yung ulam daw ba. Hindi na alam. Happiness yung mga ano, nasa ibang bansa, happiness na namin yung kumain ng tuyo, kumain ng bangus, kumain ng tinapay sa Pinas. Ano na namin yan, guys? Luxury na namin yan. Iba-iba talaga ng luxury ng tao. Yung meaning lang luxury ba? Jollibee? Sus, napaka-luxury na namin. Nasa amin yan. Nandito sa ibang bansa. Lalo na dito sa Australia na walang Jollibee. Wala pang Jollibee dito, guys. Ayan, nung nandun kami sa Pinas, sige lang ako ng Jollibee kasi wala akong kain ng Jollibee dito. Yeah, yun. Iba-iba ng ano, ng definition ng ano, luxury yung tao. Yung sa iba yung mga high-end talaga, pero yung ibang tao kahit simpleng ano lang, simpleng pagkain or bagay, luxury na. How are you doing? Ice cream truck there if you want one. No, I don't want any. Ano sila ice cream truck? Ito, soft ice cream. Parang sa ating Selecta, pero hindi. Yung kanila yung ano talaga, soft na. No. Pero ayok mag-ice cream. Ayok mag-dessert before dinner. Kalupa. Do you want one though? Do you want one? Ito na, luto na yung sa bata. So, nilagyan ko lang siya ng pepper, paprika, garlic powder, onion powder, parmesan cheese, and nilagyan ko lang siya ng cheddar cheese. Diba? So, ano, wala tong asin. Kapag pagkain talaga ni Ate, as much as possible, walang asin. Binabawasan namin yung asin. Kaya, pwede na feeling ko, yung panglasa ko is na pwede na sa kanyang ano, madali na akong maalatan. Ito na yung kanyang dinner. Diba? Healthy. Healthy na, yummy pa. Kasi may ligyan siya sa ano yung broccoli. Lalagay ko lang sa bowl. Palamigin ko na yung kanya para ano. Maya. Kaya na yun. Siya kasi yung aming kami cooking na din. Nung rice lutok na. Hilig yun siya sa pasta. Hilig siya sa carbs. Kung gusto niyo yung kanin, try ko nga yan. Lutuan. Lulutuan ko yan ng arroz caldo. Tingnan ko kung magustuhan niyo yung arroz caldo. Kasi masakat arroz caldo, diba? Meron pang matira. So, lagay natin dito sa kanyang ano. Bukas.
sana to ng carrots eh. Yun nga, wala kaming ano. Wala kaming limang ano na eh. So, bukuli na lang talaga na iwan sa gulay. Ito na kong pinarepuli oh. Ito yung mga nakita kong video eh. Yung kung paano mo makakain ng gulay yung anak mo without them knowing. Pero as of this, ganito pa yung edad niya. Hindi naman siya, ano, sticky sa pedis. Kumakain talaga siya ng gulay. Hopefully, paglaki niya, kumain pa din siya. Kasi, kasi diba, para hindi na ulit na mag-conceal ng mga veggies sa kanya. Next time, nalagyan ko ng iba pang veggies. But, yes, so it looks good. Mabango din siya, lalo na nung ano, nilagyan ko naman dito. Palalamigin ko lang to, kasi ito yung magiging food niya. Hindi, ano yun. Sinidon. Bibigyan na lang siya ng food mamaya. Luto na yung pork. Luto na, luto na. Tatlo lang talaga. Ito lang yung maghahatian namin ni Dani. Pero may ano man, may ano pa pala kami kanina, sobrang burger from ano yung in-order ko sa Macas, McDo. So yun, kakainin niya ni Dani. Pero bibigyan ko pa din siya ng ano, ng pork. Kasi bibigyan niya ng protein. Kuhan ako ng kanin. Diba? Kung gusto ng bata nito, kung gusto ni Acha nito, subukan ko din siya. Acha, huwag yun kababasagin. But yeah, kain lang kami. Let's eat! Nothing fancy, I'll be just drinks through the lid. Drinks through the lid, buwang ninyo. Kukuha pa kong baso. Yan, inom daw kami. Shot puno! Ang bata din daw, gusto din sumali. Kaligo na yan siya. Wow! Looks like urine. You can't have it, Acha! Kanina pa yun siya. Gusto niya din yung beer ng daddy niya. Nagkami ng puti. Tingnan niyo naman yung kalat. Oh, ang kalat-kalat na ng aming sala. Cheers to 12 Jeez. Months of it. 12 months of being poor. 12 months of mortgage. Ano? This kid. Aking buhok ko ang supply. Kasi kakatanggal ko lang ng towel. Hindi talaga akong alcohol. Bata, gusto niya din makiinom. Tingnan niyo! Look oh! Oh no! Toss him for sale! They scored! Oh, look at Ponga! Yes! Good clapping! Clap, clap! Go nuts! Clap, Aja, clap! Yay! Acha, blow the bubbles. Blow. Blow it, blow it. Blow din siya, mura din ko rin. Anyway, that's it for today. Acha, wait, bye lang, bye, bye, bye. Bye, bye. Kasi manonood lang naman kami ng TV, tapos matutulog na, papatulogin ko na tong bata. No, say bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, see you next time. Blow. No, blow. Bye.